Alam niyo po bang sangkap ng buhay? Do you know the formula of life? Share ko po sa inyo. Tandaan niyo po ito. That life consists 90% happiness and 10% misery. 90% goodness, 10% evil. 90% graces, but 10% sin. Pakatandaan niyo po yan. Mas marami ang mabuti kesa sa masama. And the challenge for us is to stop holding on to misery. Because many times when we hold on to these bad things, we magnify them. We multiply them. 10% na lang yung pangit na nangyayari sa buhay mo, ginagawa mo pang 100%. Amen? Tingnan niyo po. Yan yung problema sa atin. Nakakalimutan na natin na mas marami, mas malaki ang grasya, kabutihan, tuwa na binibigay ng Diyos. Merong napakaliit na porsyento, 10%, pero hindi natin mabitawan at tayong ginagawa natin, pinapalaki natin, pinaparami natin, ginagawa nating big deal. Sa unang pagbasa, ang daming sinabing magaganda, napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang bayan. I will save you. I will listen to your prayers and answer your prayers. I will not abandon you. Hindi kayo magugutom, hindi kayo mauuhaw. Papantayin ko ang mga bundok para mabilis ang inyong paglalakbay. Pero ano yung sinabi ng bayan ng Diyos? Iniwan tayo ng Diyos. God has forsaken us, sabi nila. Dahil lang hindi nila nakikita ang Diyos, agad sasabihin nila na hindi daw sila maalaala ng Diyos. And God reminded them, can a mother forsake their sons? Kaya ba ng isang ina nakalimutan ang kanyang anak? Yes, we pray na our Father. Yes, we address God as our Father. But do not forget, God has no gender. Walang kasarian ang Diyos. God is a loving Father, but God is also a loving Mother. At kahit kailanman, hindi tayo papabayaan, hindi tayo bibitawan, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Ang dami niyang ginagawang mabuti, dahil lang hindi mo siya makita agad-agad, sasabihin mo, inabandonan ka na ng Diyos. At ganyan din po yung narinig natin sa Ebanghelyo. Ang daming mga milagro na pinakita ng ating Panginoon. Ang dami niyang mabubuti na tinuturo sa mga tao. Nakakamangha yung kanyang mga ginagawa. Anong sabi ng mga Pariseo? Anong sabi ng mga Hudyo? Pinapantay niya yung sarili niya sa Diyos. Dahil tinatawag niya ang Diyos kanyang Ama. Ano yung nakita ng mga Hudyo? Lumabag siya doon sa araw ng Sabat, dapat nagpapahinga, dapat walang ginagawa. Pero anong ginawa niya? Nakapagpagaling siya, dapat siyang patayin. Napakaraming ginawa ng mabuti ng ating Panginoon. Yung nakikita nila, yung mga maliliit na pagkakamali. At napakasakit po noon, hindi po ba? Siguro lahat tayo naranasan na din natin yan, no? At mararanasan natin yan sa buhay natin. Yung andami-dami mong ginawang mabuti, pagkatapos minsan ka lang magkakamali, parang ang sama-sama mo na. Napaka-konti lang ng iyong pagkakamali, napaka-konti lang ng iyong kasalanan, daig mo pang demonyo kung ikaw ay pag-usapan. Napakasakit. Kaya napakasakit din para sa mga ibang misis. Nasasabihan sila na hindi sila mahal na kanilang mga mister dahil dun sa mga maliliit nilang kasalanan. Mga maliliit nilang pagkukulang. Dahil lang busy sa pagtatrabaho, walang panahon para dun sa mister, maghahanap ng iba, kaya daw na-fall sa iba, kasi walang quality time. Napakaliit na problema, pinapalaki, pinaparami. Hindi nakikita yung sakripisyo na araw-araw, kumakayod, araw-araw, nagkakalinga, inaaruga, yung mister, pati yung mga anak. Napakasakit para sa isang magulang pagsabihan siya ng kanyang anak, yung pang-anak tatanim ng galit sa kanyang magulang dahil hindi lang napagbigyan.
pero hindi maalaala nung bata na mag-umpisa nung siya'y sanggol, nandun yung kanyang ina, nilamok lang ayaw padapuhin ng ina dun sa balat ng kanyang anak. Pag nagkakasakit, hindi alam ng magulang, hindi alam ng ina kung anong gagawin niya, umiiyak, natataranta. Hindi alam ng ina kung paano siya maghahanap ng pera para matustusan yung pangangailangan ng anak, pagkain, damit, mapag-aral. Pagkatapos, napakaliit lang ng request, hindi lang mapagbigyan. Nagdadabog na. Parang ang sama-sama ng ina, ng magulang niya. Ganyan din po sa aming mga pare, sa inyong mga parokyanos, hindi po ba? Hindi lang mapagbigyan dun sa gusto. Hindi lang masunod nung pare yung plano nung parishioner. Sinisiraan ang pare. Kung ano-ano yung sinasabi sa pare. Parang ang sama-sama ng pare. Nakakalungkot. Pagpilit nating binibigyan ng pansin yung mga maliliit na pagkukulang kesa sa makita natin yung napakalaking grasya, napakalaking kabutihan. Yan yung kinakalungkot ng Diyos at yan yung nakakalungkot sa ating buhay. Pero hindi naman kailangan maging ganyan yung buhay natin. Life doesn't have to be that way. Remember that. We should remember, tandaan niyo po, 90% ito ay puno ng tuwa at galak. 90% ito ay mabuti. 90% ito ay grasya. 10% lang. Meron pa rin maliit na porsyento kasi pumasok dyan yung masama. Pumasok dyan yung ahas. Kakaunti lang yung masama. Huwag mo naman yan bigyan ng pansin. Huwag mo naman yan paramihin. Huwag mo naman yang palakihin. Do not make the bad 10% your 100% in life. Because that is not how God made our life. Nung ginawa ng Panginoon ang lahat, ano yung sinabi ng Panginoon? Good. Very good. At yung masama, wala man. Parang awa nyo naman. Huwag nyo nang gawin very bad yung bad. Kaya magdasal po tayo. Tulungan tayo ng Diyos na mabitawan natin yung napakakunti na pagkakamali, kasalanan ng ibang tao o yung lungkot na nangyayari sa ating buhay. Iwanan mo na yan. Tapos bigyan mo ng pansin at palakihin mo, magpasalamat ka sa grasya at kabutihan ng Diyos.